Day 6 of the 27-inch challenge slash daily vlogs. So, I think I have... Mas mababa weigh-in ko ngayon. Ayaw ko napapa-English. Yup, sabi na eh. I hit a new low, 149.8. Yeah, losing fat every day. Another one. Mas sure. Yup, I'm around 149.8. Yeah, 149.8. Pero tingnan natin nasa na ang waist. Yun ang nangyayari kapag ka you eat less volume foods. Ibig sabihin mas magaang ng mga mas magaang yung kinain mo compared sa normal. Okay, kasi ang kinain ko lang kahapon. Dahil nga may sinundo sa airport, so hindi na nadala yung dinner namin. So, kinain ko lang kahapon ay shawarma, shawmai, then some my smart foods. So, GI tract, yung laman ng stomach mo, malaki din ang effect niya sa weight loss. Pero it does not necessarily mean fat loss na agad. So, the good indicator of fat loss is your waist size. Okay, waist size around the navel area. Okay, tingnan natin ngayon, nasan tayo? Okay. 27.9. So, hindi siya malayo dun sa kahapon. Expected ko na to kasi mas mababa ang weight ko dahil nga, mas magaang yung kinain ko pagkain. Hindi siya ganun volumetric, okay, yung food na kinain. So, that's a lesson. Things that are affecting your weight is GI tract, food in your stomach, water retention, ito yung pinakamalaki. Okay, you're retaining water. Stress, okay. Actually, yun lang palang dalawa. Kasi pinakamalaki dyan, water retention eh. Okay, kaya nag-iiba-iba yung weight mo. At dahil may dumating from abroad, tinaboy yung sumalubong sa akin. Pagbaba. Cereals. Cookies. Okay? I can't eat cookies. Okay? I-explain ko na yan sa previous vlogs. It's a trigger food for me. And I don't enjoy eating breakfast because it is not lifestyle friendly. Okay? You don't have any social events in the morning. Kalimitan ng social events, you know, yung mga time na kasama mo yung pamilya mo, parties, weddings, birthdays, kalimitan yan tanghali o gabi. Ginagawa. So, I never eat breakfast. So, this is out of the diet. Okay? I'd rather eat, biroin mo naman, ano to, tinamang. It is 120 calories per cup per 30 grams per ganon. Imagine mo 120 calories isang ganito lang. Oh my god. Well, kakain na lang ako ng kanin or kakain na lang ako ng My Smart Foods. Yung mga 2 scoops ng My Smart na mas nakakabusog, isang cup lang nito. So that is calorie, my friend. Learn about calories. Ito namang mas matindi to. 140 calories per 4 biscuits. Mabubusog ka ba sa apat na ganito? Apat na ganito. Tingnan mo ha. Tingnan mo kung gaano kalaki yung isang cookie. Bukas. Yan lang yung mga cookie. Ganyan lang kaliliit. Apat na ganyan. 140 calories. Ibig sabihin, maka-anim ka, maka-lima-anim ka, 200 calories na agad yun. Okay, kung babae ka na 5'3", isang oras yan sa treadmill. Not worth it. Pero siguro ito kakainin ko. Yeah, chicken joy. Pero mamaya pa. I'm gonna fast. Okay. 7-Up. Wala sigurong spirit to. I do drink sodas. But coffee first. So this is the conditioning of
49.8 and a 27.9 inches. Sa height ko na 5 foot 5. Yan ang itsura. Okay, pero sa body fat distribution ko, kasi I found out na mas mabilis mag-lean down yung back muscles ko kesa sa front torso. Okay. But it's getting leaner. Naramdaman ko everyday lumalalim to. Tapos ito lumalalim din. Kasi kakaroon ako ng V. That's how you lose fat. Okay, it's simple, it's easy, it's enjoyable, and it takes a lot of discipline, but it's enjoyable. So, update nga pala, masakit yung left shoulder ko. It's tight, it's not comfortable. Siguro dahil masyado kong pinupush sa incline dumbbell press while cutting while, you know, yung calories mo wala dito, nandito. Mararamdaman mo talaga kasi normally kapag dati pa nga, Diyos ko, inaano ko pa nga eh, nire-reps ko pa nga 50 kilos, kinabukasan wala namang ganitong mga effect feeling. Yun yung isang magandang tingnan doon kasi hindi laging magpo-progress ka, hindi laging maganda yung result mo. So, 2 days na since nung bench press na yun, yung bench press workout na yun, masakit pa rin siya. So, siguro this cut to 27 inches, hindi ko muna masyadong ipupush yung yung bench press. So, gonna chill to 45. Siguro iangat ko yung 45 ng mga hanggang 10 reps para may progression pa din, para may intensity pa rin. Pero yung sabihin na dagdaga mo pa yung weight, kasi kinumpute ko eh, hindi siya realistic eh. Kasi nung nire-reps ko yung 50 kilos, nangangalay na yung kabilang kamay ko. So, ayan, nung nire-reps ko yung 50 kg, ang weight ko pa noon, 175 pounds. Okay? I already lost 25 pounds. I'm now around 150. So, kung i-divide mo yon, yung 50 kilos divided by 175, tapos ngayon versus ngayon, 45 kilos divided by 150, mas mataas pa rin yung coefficient ko ngayon. Yung ratio. Okay? Yung relative strength. Mas mataas pa rin kumpara dati. Meaning, mas malakas ako compared dati. Computein lang natin. So, sabi sa calculator, 175, 50 kilograms divided by 175 pounds, kasi nung weight ko dati, nung binubuhat ko yung 50 kilograms, lumabas lang na 0.28, 0.29, 0.285, so 0.29 ang lumabas na coefficient. So, versus ngayon kasi I am repping 45 kg for 8. Dati kasi yung 50 kg, 5 lang. Ngayon yung 45 kg, 8 reps. Okay? Divided by my weight today, 150 pounds. So, lumabas, 0.3. Okay? 3333. So, ano mas malaki? 0.29 o 3333? So, mas malaki yung ngayon. Mas malakas ako ngayon. That is relative strength. Okay? Your strength compared to your body weight. That's one sign na nag-i-improve yung katawan mo. Okay? Kung gaano kakalakas compared sa body weight mo. Okay? I don't care if you bench press 300 pounds. Pero ang weight mo, 275 pounds. It's not that impressive. Pero if you're a 150-pound male and you bench press 300 pounds, that's sick. That's a lot of strength. Okay, you're a superman. You're a superhero. Pagka ganun. So, yun ang goal ko.
weight of 145-150, I am bench pressing 300 pounds. Stay tuned on this daily vlogs. Cooking. Pero hindi ko ito kakainin. Minuto ko lang ito para sa kanila. Gusto nila dito, well done. Medyo malakas ang apoy. Yung nagka-crust-crust. Oh, well done. Thank you. Ulam nila ay ano to? Isda. Done editing some videos. And it's coffee time. Woo. Four PM, still fasting, client meetings, we're walking. Best way to preserve meat, non-exercise activity, thermogenesis, walking. Yeah. What's up vlog? Nandito tayo sa McDo Tanawan. Tapos na ako dun sa isang client meeting. Meron pang isa. Hindi pa rin ako makain, fasting pa rin. It's almost 6 o'clock. So, mga pag ganitong aggressive yung diet ko, siguro mga 6 to 8 hours ako nag-fasting. So, the reason for that is that I enjoy big meals. Ayoko ng maliliit na meals. Kaya I'd rather fast, and I feel good when I'm fasting and I'm having coffee. Mas alert, mas energetic, mas focused, and mas maganda yung pakiramdam ko overall. I feel leaner, I feel lighter, so yeah. So see you in the next meal. So, I walked a lot. I'm on the 4-kilometer mark. So, i-cover ko na lang sa bahay yung 1 kilometer. Para makapag-edit tayo tsaka makapag-post ng
about the product feature. Okay, Thursdays are always posting product features. We're going to cook. Rice. Boom. Ito ang pinakamahirap. This is what you call cardio. Dahil kumain siya ng ilang fast food ang kinainan mo? Tatlo. Anong fast food? Jollibee, Chowking, McDonald's. Jollibee, Chowking, McDo. Kailangan niya ng fiber. And this is the best source of fiber and the best tasting. I recommend Nutrimeal or USANA MySmart. But wala pang MySmart dito. So, for the meantime, syempre Nutrimeal. Mas marami nga lang fiber ang MySmart. Chibog time. And we will eat some... Isa pang chicken joy. So this is santol, and this is some tulingan, and some chicken. Half a serving of starch, santol, and some, the chicken is cooking. So yeah, it's too hot. Up, tumikit. Boom. Yeah. Some santol. Round one, baby. Let's go. Let's eat some. Yeah. Tapos meron pang dalawa. Oh my God, this diet is good. One of the best techniques para hindi ka mag-overeat is to brush your teeth. And sample sentence. And... Ayan ang ginawa ko. So, ubus na yung calories ko, tapos na siya. And I'm still hungry. Ganun talaga. When you're cutting, expect to be hungry. People are messaging, hindi ka ba nahihirapan na isang main meal lang yung kinakain mo per day?
Of course, nahirapan. If it were easy, everybody would do it. So, this is an aggressive diet. Kaya siya ganun. Kaya siya medyo extreme. Okay? And I will not do this for a long period of time. Okay? I just have this 27-inch goal. So, aggressive diets are good kung hindi siya lalagpas ng 3 weeks. Okay? And you will have a diet break on 3 weeks. Most of my clients ngayon, yung mga people na tinuturuan ko, they are on a diet break. And they love it. So I have an extra 189 calories left for the day. So I'm thinking my smart again. Chocolate and candy. Anong PC to? Intel i5. 15 minutes before 12. That's it for day 5. It's a pretty normal day. Hindi masyadong maraming nangyari. So it's a regular day. Hope you like this daily vlogs. See you tomorrow. Thank you for watching, and if you want to start now, and if you want to do what I'm doing, gusto mo sumabay sa akin, gusto mo humabol sa summer, and kung hindi lang summer ang motivation mo, go to the link on Join Me Losing Fat, the Shred Smart program. It's a very good program. Nandun na lahat, eating, training, even the mindset, the right mindset on doing this. Okay? So, like the Versus You Fitness page, Facebook page. We already have 100 people in there learning stuff. Kung Pinoy ka, go to my website, versusyoufitness.com/PinoyFatLoss. So you will learn how to effortlessly lose fat. Paano ba yung fat loss na madali lang? Okay, that's what you're going to learn there. And then follow me on Instagram at Danjo Vasquez. And see you tomorrow. Thank you for watching. Bye-bye.